Magandang umaga po para sa ating prayer devotion. Basahin po natin sa Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang paksa po na ating pag-usapan ay may pamagat na Christian attitude towards the new year. Mga kapatid, ilang tulog na lang po, magtatapos na ang taong 2020. Ang taon na kung saan marami po ang naganap na halos ikinagulat po at ikinatakot ng buong mundo. Ang pandemic o COVID-19, dito po sa ating lugar ang sunod-sunod na tumama na bagyo o kalamidad. Nakakalungkot po, marami ang nasalanta, nasira, nasayang ng mga buhay. At maraming mga epekto na sa ngayon atin pong nararamdaman. At iba-iba pa pong mga bagay na naiisip ng tao na kung saan, bakit nangyari po ito. At marami nagtatanong kung hanggang kailan at paano natin malalagpasan ang mga ganito pong trahedya. Ang pagtatapos po ng taon, ayon sa kultura natin, ito po ay pinaghahandaan. Karamihan po sa nasalanta at tinamaan po ng mga kalamidad, hindi po sila makangiti, hindi po sila makaisip ng ano nga bang dapat gawin. Mga kapatid, atin pong tingnan sa bisa ng ating binasa, umugot po tayo at magpalakas po tayo sa Panginoon upang ang lahat po ng mga hamon sa buhay, mga pagsubok na maaaring dumating in the coming new year. At po nang ito ay matapang po nating maharap upang magpatuloy po ang buhay. Sa atin pong patuloy na pagnanais ng maayos at magandang buhay sa kabila ng mga hamon na atin pong nalalagpasan, marami pa rin na sa atin po ang nangihina. Magpalakas po tayo sa Panginoon. Gaano po ba kalaki ang ating pananampalataya? Gaano po ba ito kaliit? Ang sabi po sa Biblia, una, a little bit of faith can go a long way. Sabi po sa Matthew chapter 17 verse 20, sinabi niya sa kanila, dahil sa kakakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ay lilipat at sa inyo ay hindi may pangyayari. Sa ibang reference po, ito ang sinasabi. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kailangan sa Kanya'y ating hinihingi. Mga kapatid, hindi natin kailangan ang super laki na pananampalataya. Hindi natin kailangan dito yung magkaroon tayo ng, sabi ng ilan, big faith. Ang sinasabi po ng Panginoon, tayo po ay manampalataya sa Kanya lagi. Gaano man ito kaliit o kalaki ang ating pananampalataya, mahalaga tayo po'y nananarig at naniniwala sa Diyos. At lahat po ng bagay, kung alam natin na ang Diyos ang siyang nag-iingat po sa atin, ano man ang pagsubok na darating, ano mang mga hamon sa buhay, lahat po ng ito ay malalagpasan po natin. Kung tayo po na gusto natin na lahat ng pagsubok ay nalalagpasan, o naiiwasan man, ito rin po ang gusto sa atin ng Diyos. Ang kailangan lang po ng Diyos sa atin, ang tayo ay maniwala, manalig at manampalataya sa Kanya. Sa ganun po, lahat ng bagay, ng mga pagsubok, anumang suliranin na dulot ng kapaligiran, ng masamang panahon, ng masasamang impluensya o ng ating kapwa, lahat po ng ito ay kayang-kaya po nating lagpasan sapagkat alam natin na ang Diyos ay laging lang magbigay ng tulong, ng proteksyon sa atin. Lahat po tayo ay dumaraan sa pagsubok at anumang bagay na ating mga pinangangambahan. Ngunit pag dumating po ang mga ito, lagi po nating alalahanin. Number 2, Jesus will help us. Ang Panginoon po ang tutulong lagi sa atin. Siya po ang unahin nating lapitan at siya po ang lagi nating sangguniin. Kung ang suliranin po natin ay internal o external,
o anumang bagay na hindi natin kontrolado. Ang dapat at lagi nating lapitan lagi ay walang iba po kundi ang Diyos. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, sa nasuma kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ang atin pong binasang teksto ay isang siguridad ng pangako ng Diyos na naranasan din po ni Timothy, na sa panahon nila na sobrang pagsubok at iba-iba kabi-kabila ang mga dinadaanang pagsubok at hamon sa buhay noong mga unang panahon ng sangkakristyanuhan, hindi po nawalan ng saysay ang pag-asa ni Timothy. Sa Panginoon lang po siya umasa. Alam niya na siya po ay ililigtas ng Diyos sa anumang masamang isipan ng ating kapwa o anumang mga bagay na bunga ng ating kapaligiran. Kaya po masasabi na si Timothy ay may buong pananalig at paniniwala sa Diyos. Ito po yung attitude na dapat ring taglayin natin bilang mga Kristiyano. Kapag po tayo ay nanghihina at halos hindi na tayo makapag-isip kung anong tama, alalahanin po natin ang sinabi sa atin ng Panginoon sa Biblia. Number 3, we must continue to abide in Christ. In John chapter 15 verses 5 to 8, ito pang sinabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Napakalinaw po ng ating sinabi. Isa sa mga konteksto po ng teksto na ating binasa ay ang kapag tayo po ay nananatili, kumakapit sa Diyos, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Lahat ay maaari pong magbunga ng magandang bagay ang ating pananampalataya. Ito po ang ugali na dapat natin pong taglayin. Huwag po tayong panghinaan, huwag mawala ng pag-asa. Ngayon pong darating ang panibagong hamon ng buhay na dala ng bagong taon na darating, o ang 2021. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari at ano pang mga magaganap. We cannot tell what are the things in restore in the horizons of the uncharted future. Hindi po natin alam. Kaya dahil po dito, ang tamang ugali na dapat nating taglayin at ipakita ay ang tayo po ay manatili, nananalig, at naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Ito po ang dapat nating ugaliin po lagi. Sa ganon, lahat po ng problema ay malalagpasan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang lagi pong nakagabay po sa atin at nagbibigay ng proteksyon. So lagi po nating tandaan, ang maliit na pananampalataya o a little bit of faith can go a long way. At ang Panginoong Hesus ang siyang tutulong sa atin kapag po tayo ay manatiling matatag, nananampalataya, at nakakapit sa Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos amang banal, salamat po sa napag-aralan po namin na inyo pong mga salita. Amin pong pinupuri ka at pinasasalamatan o Diyos sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay na amin nalagpasan ngayong 2020. Sa kung paano niyo po kami iningatan at pinagpala o Diyos, aming itinitawala sa inyo uli na sa darating pong 2021 na kami po ay patuloy pong malakaran namin ang inyong kalooban. Matutunan namin lagi ang tamang attitude, magtiwala, manampalataya at manalig po sa inyo lagi. Maraming salamat po Diyos sa mga pagpapala at mga biyayang bigay niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.